Maitang mantika nyo ha, bago nyo ilagay ang inyong ulam. Lutuin natin yan. Paliguan nyo ng mait na mantika yung taas para madaling maluto. Tignan nyo kung yung bang ilalim, okay na pala eh. Ibaliktad nyo. Yun po, 2 minuto kong niluto. Lutuin natin yung kabila. Pakibantayan po yung apoy. Pag mainit na, hinaan nyo. Pag malakas ang apoy, hinaan ang bahagya. Para hindi naman masunog. Tingnan nyo. Uy, ang ganda. Parang talagang galing sa Chinese restaurant ng ating niluluto. 3 piraso po ito ng pechay. Nakikita nyo ba? Ganito gagawin natin, ha? Basta linisin nyo mabuti yung pechay nyo. Hindi ko itinapon to. Ang tatanggalin ko lang yung yung maitim na yon. Tapos tatanggalin ko yung berde. Ang ititira ko lang, gagamitin ko yung puti. Ito gagawin natin. Kumukulo yung tubig. Ilagay natin tong ating yung mga stems ng pechay. Ang gagawin natin yan, kasi matigas yun eh. Pakukuluan lang natin yan ng mga 2 minutes hanggang sa lumambot. Ito, isang sukini. Hiniwa ko din ng malalaki. Isama natin dyan sa ating pinapakuluang pechay. Yung katawan ng pechay lang gagamitin natin. Buti ko nang malimutang maglagay ng asin. Asinan nyo! Para may lasa. Takpan natin. 3 minutes na yon. Patayin natin. Tingnan natin, ha. Medyo malambot-lambot na yan. Patayin nga natin. Ang gagawin ko, kaukin nyo. At ang gagawin natin, patutuloy natin yung tubig. Ayan yung tumulo yung excess na tubig. Nakita nyo, mainit pa, ha. Imamash lang natin yan. Ganyan lang. May konti pang natirang tubig-tubig, Tanggalin nyo yun. Hindi nyo kailangan yung tubig. Dapat tuyo. Walang tubig. Yan. Dami pa palang tubig, Huwag nyo itatapon yan. Nandyan ng nutrition ng ng gulay. Isesave natin yan sa sabaw mamaya. 4 na itlog. Lagyan natin ng 4 na itlog itong ating... Sige. Magkano po ba ang isang itlog? 10 yata o 7 ang isang itlog sa atin . Pakisagot nga. Timplahan nyo na ng asin. Depende sa alat kung gaano kaalat nyo gusto yung inyong lulutuin. Paminta. Tapos, lagyan din po natin ng asukal. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng sesame oil. Okay. Yun na yun. Ito, harina. 1 cup ng harina. Okay, haluin natin. Mamantika yan . Patuluin nyo muna ang mantika. Ilagay nyo dyan. Ilagay ko okay na to. Kasi 2 minutes na ito . Ganda, diba? Tingnan nyo. Narinig nyo yun. Ilagay natin. Yan. Hayaan nyo tumulo ang mantika. Okay. Ito pangatlo. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano lulutuin at nakuha nyo na ng una. Ganda! Pinatay ko na yung apoy at okay na to. 4! 4 po yan . Kita nyo nga. Tangkay lang ng pechay. May ulam na kayo? 10. Pag tinanong kayo, ano ulam nyo? Tangkay ng pechay. Pero pag nakita nila, wow, tangkay ba yan? Kung yan ang tangkay ng pechay, magpechay na tayo everyday. Mga kalahating cup ng pinagpakuluan ng pechay natin, huwag nyo itatapon, nandun ang nutrition. Ilagay natin dito sa wok. Dagdagan pa natin ng 1 cup na tubig at parang kulang yung sabaw Yan. Maglalagay po ako ng oyster sauce. Depende sa inyo kung gaano karaming oyster sauce ang ilalagay nyo, ha. Kalahating cup ng oyster sauce ang inilagay ko. Paminta! Parang hindi maluluto yan pag hindi ko binuksan ng apoy. Pakukuluan po natin yan. Haluin nyo. At ayan, kumukulo na, diba? Tapos, ilagay nyo na yung dahon nyo ng pechay. Sandali lang to. Madaling maluto ang dahon ng pechay, diba? Yan. I-press-press nyo ng konti para malanta agad. Maglagay na rin tayo ng dahon ng sibuyas. Halo ng konti. Malabnaw yan . Malaputi natin, ha?
O, habang kumukulo, lagyan natin ng cornstarch saka tubig. Okay, di ba? Tignan nyo, sandaling-sandali lang, malapot na yung ano, sabaw, oh. Wow! Bago nyo papatayin, oh, ibuhos natin to, ilagay natin, ilubog natin tong ating egg puyong. Sino magsasabi sa inyong tangkayan ng pechay? Sige nga! Naku po, mapupuri nyo na naman tong ulam na to. Palagay kayo, magugustuhan nyo. Sapak na sapak to sa panlasa natin eh. Simple pa. Yan! Sa hirap ng buhay ngayon, hindi kayo pwedeng umarte-arte. Kung ano mura sa palengke, yun ang gamitin nyo. Tulad nito, hapunan para sa lima pero tangkay ng pechay. Ang ginamit! O sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.